Pag sinabi mo yung salitang church, kadalasan, naiisip ng mga tao, relihiyon or sekta or other religious denomination na pwede mong puntahan at pwede kang magsimba dun. Pero ano ba talaga yung church? Ano yung ibig sabihin ng salitang church? Ang salitang church ay galing sa Greek word na ekklesia, which means called out assembly or congregation. So ang ibig sabihin ng church ay hindi church building, kundi ang church ay composed of people or congregation, mga taong mananampalataya, mga taong believer ng Panginoong Jesucristo. So yun ang ibig sabihin ng church. Pero ang gusto kong pag-usapan ngayon sa video na ito is the question, what is church for you? Ano nga ba yung simbahan para sa'yo? Ano yung simbahan para sa akin? Ano yung church? Ano yung nagagawa ng simbahan sa buhay ko? Ano yung nagagawa ng church sa buhay natin? Bakit kinakailangan natin magkaroon ng isang church, isang grupo ng mga mananampalataya na lagi nating makakasama? So, una, para sa akin ang church ay... Church is a family. Family na galing sa Panginoon. Of course, meron tayong family. Family natin sa ating mga bahay. Yung mismong parents natin na kadugo natin. But there is a family na ibinigay sa atin ng Panginoon na although hindi natin sila relatives, compose ang yung family na yon ay compose ng iba't ibang mga tao sa iba't ibang lugar, okay? And then tinipon yon to give us a family of God wherein we can share yung mga bagay-bagay sa buhay natin, we can tell to them kung ano yung problema natin. We can ask for prayer, we can ask for encouragement. Church is kung saan pupunta ka doon and you meet with the people of God. And there is a comfort, there is an encouragement to see those people na nagpapatuloy sila. To see those people na in different walks of life. Iba-iba yung kanilang pinanggalingan, iba-iba yung kanilang mga ginagawa sa buhay. But then, pagdating ng Sunday, makikita mo sila doon sa church. Kasama mo sila as a family in the family of God. And also, church for me is home. Home kasi I feel safe, I feel comfortable kapag nasa church ako. So, just like sa ating bahay, sa ating mga tahanan, kasama yung family natin, na komportable ka sa loob ng kwarto mo, komportable ka sa tahanan ninyo. Just like that, ganun din ang simbahan, ganun din yung church. Para sa akin, nagbibigay siya ng kapayapaan, yung peace na naibibigay ng pagkakaroon ng isang simbahan na kung saan pwede kang mag-stay doon ng isang buong araw, pwede kang bimisita at any time of the day, pwede kang pumunta to meet those people na kagaya mo rin na naglilingkod sa Panginoon, especially with the guidance of your pastor and maging asawa ng pastor mo. There's so many advices na pwede mong makuha. There's so many encouragement na pwede mong matanggap, wisdom na pwede mong mapakinggan sa buhay mo when you're in the church. So, iba talaga if you have a church na pinupuntahan. So, lahat ng mga bagay na ito is based on my experience bilang nasa church din at naglilingkod sa Panginoon. At siguro, ang iba, nagiging masama ang church sa kanila, ang mga tao ng Diyos. But then, kung meron mang mga pagkukulang, o meron mang mga pagkakamali within a church, it's because hindi tayo makakahanap ng isang perfectong simbahan. At lahat ng simbahan ay merong pagkukulang, pero mas higit pa rin yung biyaya ng Panginoon in that church na pwede mong makita at pwedeng maging dahilan na magpatuloy ka pa rin at patuloy na mahalin mo yung gawain ng Panginoon o yung simbahan ng Diyos, mga tao ng Diyos, mga lingkod ng Diyos na nandoon sa simbahan na yon. And I believe na it's all part of God's creative plan para sa buhay natin, na if there's something wrong about the church, is pinapakita sa atin ng Diyos yun, paano natin i-deal at kung paano natin i-absorb yung mga bagay na yun sa buhay natin. Pero it's a part of a growing process ng relationship mo sa church na meron ka.